Ito na nga mga kainang, maaga nga akong gumising ngayon para i-update ang aking mga tanim. Tingnan natin mga kainang yung mga tanim natin dito ngayon sa bakuran. Yan, malaki na yung papaya natin. So, itong mga talong natin, mga ilang linggo na lang, mamumunga na sila. So, ayan mga kainang, para makatipid tayo sa pamamalengke o sa pagbili ng mga gulay, ang isa sa mga paraan o mga paraan para makatipid tayo ay magtanim ng mga gulay sa ating bakuran. Isang tips yun guys, kung may mga vacant na taniman kayo, pwedeng-pwede siya. And then ito nga pala mga kainang, yung ano, balat ng saging saba, binaon ko dyan kasi hindi ako naglalagay ng kung ano-anong mga ano dito, mga insecticide or organic fertilizer lang ang gamit natin. Yan, nabubulok siya. Lahat ng nabubulok dito, pwede nating ibaon para maging pataba niya. Then ito nga pala mga kainang, yung mga kamatis, may bunga na rin, sitaw. Tapos itong mga kamuting baging natin, gumagapang na rin siya. So, magtatalbosan ng ating mga neighborhood. And then, ito yung patola. Yan. Malaki na rin yung patola natin mga kainang. Sa mga ilang weeks na rin lang, bubunga na rin lang yan siya. Tapos, ito nga pala, mga kainang, nilipat ko na rin yung mga tanim natin. Binunot ko na nga pala yung ano doon, mga alugbate, dahil hindi na siya maganda tingnan. Pero ito, ito naman, panibago na naman, sitaw na naman ang tinanim ko dito para mapakinabangan. Tapos ito, yung sili labuyo natin, medyo nakakalmo na siya at nagdahon-dahon dahil siguro laging tinola yung ulam ng ating kapitbahay. Yan. Tapos marami na rin siyang bunga. Yan yung bunga niya, siling labuyo. And then ito nga pala, mga kainang, yung mga punla kong papaya. So malalaki yung bunga niyan. So itatanim natin sa paligid ng bahay, para naman may ma-harvest tayo soon. Yun, mahinog na pala mga kainang yung sili natin, so kailangan pitasin na natin mamaya. And then itong mga sigarilyas na to, gumagapang na siya. So gumapang siya dun sa kawate, so wag naman sana gumapang dyan sa kuryente na yan. Tapos sa luyot, yan, medyo yan, kung gusto nyo magulay sa luyot, masarap ito sa bulang lang. At ito nga pala yung mga kamatis. Yan. Malalaki na siya. So, marami siyang bunga. Maraming bunga. Tapos ito nga pala, tingnan nyo guys, yung likod na, mga kainang, yung likod ng bahay namin. Yan. Basa ka na yan siya, hindi siya natatamna ng palay dahil medyo kapag umuulan dito, lahat ng impact ng tubig. Tignan yung mga kamatis, diba? Ang dami dayang bunga, yun, oh. Oh. Marami siyang bunga. Yun na, oh. Lumalabas na yung bunga ng kamatis. Yan. Lumalabas na yung bunga ng kamatis. So, konting hintay na lang. Ang tataba ng talong mga kainang dahil organic fertilizers ngayon gamit natin. Tapos yung pinya, tapos sa luyot. Tingnan nyo naman guys yung sa luyot. Grabe kataba. Oh, sa luyot. Grabing dahon. Grabing ano ng sa luyot. Ang sarap. Masarap yung sa gata guys. Yan. Oh. Tapos sa palengke, 10 piso isang tali. Ito na, umunga na rin ito siya. Start na siya magbulaklak. And then kung gusto na yung maggata, yan. Kukuha lang dito ng gabi. Tapos sa mga hindi nakakaalam, ito yung tinatawag namin dito na pakak or kamansi. Parang langka rin siya guys. Pwede siyang gataan, pwede siyang baguongan. Sa mga Ilocano na mahilig sa baguong, yan pwede siya.
And then ito nga pala guys, yung kangkong, grabe katataba ko. Grabe kalalaki ng dahon ng upland kasi ito guys, oh. Upland. So pwede na diyan. Dito kami kumukuha ng ano, ginagamit namin sa pangsigang, 'yan. Guys, sana kung may mga vacant ano kayo, area na pwedeng taniman sa likod ng bahay nyo, pwede nyo siyang taniman ng mga gulay katulad ng kamatis, pecha, yung mga mabibilis lang siya i-harvest. So, wala pa ako dito ang pipino, dahil ang pipino 45 days lang, harvest ka na kaagad ng bunga niya. Then, itong sitaw ililipat ko dun kasi medyo malapit siya dito sa daanan, baka maapaka ng mga kapitbahay. Yan, tingnan yung mga kamote, diba? Oh. Tapos ito guys, yung kamyas na to, yung ginagawa ko nga pala sa kamyas na to, pag marami na siya, binibiyak ko siya, tapos binibilad ko. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga ano, finished product na ginawa ko tungkol sa kamyas na to. Yan, ito nga pala guys, yung ano, finished product kapag binilad natin yung kamyas natin. Yan siya yung pag hindi pa nabilad, tapos ito naman yung nabilad na. So, masarap ito siyang ihalo sa sinigang, sa gata. Ito na yung finished products niya. So, marami na akong nabigyan nito. So, comment down below kung gusto niyo ng mga kamyas na pinatuyo. Or, pwede na kayo mag-order sa akin. Ano lang siya guys, 50 pesos isang ganito. Yan. Malaki na yung laman niya guys. Marami na siya. Oh. Yan. So, kapag marami na siyang bunga, gagawa ko ng marami nito para ibenta. Dito nga pala sa area na to guys, nagtanim nga pala ako ng Bermuda. So, yan, mga buhay na yung Bermuda ko dito na tinanim. So, may mga carabao grass naman siya doon, pero mas gusto kong tingnan yung ano, Bermuda kapag ano, kasi plain lang siya. Iba-iba naman klaseng Bermuda, eh, mayroong siyang malaki, pero ito, ano lang siya, plain lang talaga siya kung tumubo. Ganito lang yun siya guys kapag tumubo yung Bermuda natin na tininom natin doon katulad kanina. Yan. So, kung napapansin nyo, may mga ano-ano yan ng lupa. Diyan, dito ako kumuha ng pananim ko doon. So, malalaki na rin pala yung papaya natin dito sa likod ng bahay. So, ito, may mga kangkong rin tayo dito na pananim. So, yan. Puruso ako, diba? Mag-harvest tayo dito ng mga papaya pag marami na siyang bunga. So, ngayon, unti pa lang talaga yung ano niya. Medyo marami akong tanim doon na papaya. Tapos yun nga, panilikod ng bahay namin yung basakan, tinataniman. So, ngayon, medyo tagulan pa. Kailangan talaga natin magtanim ng mga gulay sa ating bakuran para makatipid tayo sa pamamalengke. Isa yun sa mga paraan para makalas tayo sa mga gastusin sa mga lulutuin natin. So, malaking bagay yan siya guys kapag may tanim tayong talong. So, magkano rin ang kilo ng talong? Medyo mahal din. Umaabot ng 150, 180, mga ganun. So, much better na magtanim tayo ng mga gulay sa ating bakuran. Kahit anong gulay na gusto nyong itanim, pwedeng-pwede guys. May mga gabi rin pala ako dito. Yan, katulad yan. Oh, umapang na yung patulan, diba? So, dito ko natatapos ng aking mini vlog. Sana ay nag-enjoy kayo. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please po subscribe na kayo sa Will Luis Official. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos na gagawin. Bye guys and God bless!